loob ng bulkan ay isa sa pinaka-nakakatakot na kalamidad na maaari natin maranasan. Napakarami ng buhay ang kinuha ng ating mga bulkan. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating alamin ang 10 pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng tao. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalibutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo ng mas malaliman pang pagtalakay sa mga kuwento at bagay-bagay. Ay mag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Information Channel. Ito po si Tinagalog, maraming salamat po. Number 10, ang bulkan sa Santa Maria. Sa loob ng ilang daan o maging ilang libong taon, ang bulkan ng Santa Maria ay nanatiling tahimik hanggang sa 25 ng Oktubre na 1902. Biglaan na lamang ang sunod-sunod na pagyanik. Ito ay naranasan sa gitnang rehiyon ng Amerika. Ito ay nag-udyok na sumabog ang bulkan. Ito ay kumitil ng 5,000 buhay. May mga nagsasabi na ang bilang na ito ay hindi sapat. Ang pagsabog ng bulkan ito ay naglabas ng abo na umabot sa 28 kilometro ang taas, 5.5 kilometro ang mga bato at lava naman ang ibinuga nito sa loob pa ng 19 na taon. Ang abong ibinuga ng bulkan ito ay nagpadilim sa buong Guatemala na umabot pa sa San Francisco sa bansang Amerika. Umabot sa 1,000,000 dolyar ang naitalang halaga ng pinsala ng panahon ng 1902. Number 9, ang Mount Vesuvius. Ang Mount Vesuvius ay naitala ng ilang beses na sumabog sa istorya ng kasaysayan. Ngunit ang pagsabog nito ng 24 ng Agosto ng 79 AD ay ang naitalang pinaka-nakakatakot at pinaka-mapinsala. Nagbuga ito ng abo, putik at maging ang mga nakalalasong hangin. Inilubog nito ang bayan ng Pompeii at Herculaneum. Ito naman ay kumitil sa buhay ng 16,000 mga mamamayang nakatira sa paligid nito. Inabot pa nga ng hanggang 1595 bago pa nahukay ang mga bayan ng Pompeii at Herculaneum. Kung ang pagsabog na ito ay naganap ng ganitong panahon ay aabot sa bilyon ang magiging katumbas ng pinsala na ginawa ng Mount Versus na matatagpuan sa Italy. Number 8, ang Mount Pinatubo. Ang pagsabog ng bulkang Pinatubo ay ang naitalang ikalawa sa pinakamalakas na pagsabog na naitala ngayong 20th century. Nang 15 ng Hunyo taong 1991, nang ang bulkang Pinatubo ay mag-alboroto, ito ay naglikha ng kaulapan na gawa sa abo na umabot sa 35 kilometro ang taas papunta sa kalangitan. Ito naman ay naging sanhi ng mga malahiganteng pagkuho na gawa sa mga tinunaw na bato at lava. Ang naitala naman na lava ay umabot sa 20,000,000 tonelada. Ang ibinuga nitong SO2 o sulfur dioxide sa ating stratosphere ay naging sanhi naman ng pagbagsak ng temperatura sa buong mundo. Kahit pa 722 lamang ang naitalang namatay sa pagsabog ay nag-iwan naman ito ng 200,000 mga pamilya na wala ng tahanang mababalikan pa. Ang tinatayang naging halaga ng pinsala ng Pinatubo ay umabot sa 200,000,000 dolyar. Number 7, Nevado del Ruiz. Kung ihahambing sa ibang mga nakatala sa ating listahan ay hindi naman masyadong kalakihan ang bulkang Nevado del Ruiz. Ito ay matatagpuan sa bansang Colombia. Ngunit naitala ng 7 sa listahan ang bulkang ito dahil na rin sa pinsalang naitulot nito na taong 1985. Nang ito ay mag-alboroto at sumabog, nagresulta ito ng pagdaloy ng mainit na tinunaw ng mga bato, maging ang pagdaloy ng putik na naglibing sa bayan ng Armero. Ito naman ay kumitil sa buhay ng 20,000 mamamayang nakatira sa bayan. Naitala na ang pinakamahal na pagsabog na umabot sa 1,000,000 dolyar ang halaga ng pinsala na naidulot ng bulkang Nevado del Ruiz. Number 6, ang Mount Unzen. Ang pagsabog ng Mount Unzen sa bansang Japan ay naganap ng 1792. Ang pinakamapaminsalang pagsabog na naitala sa bansang ito. Ito ay dahil sa bayolente nitong pagsabog ay bumigay mismo ang bunga ng bulkan na nagresulta naman sa mga napakalalaking pagkuho ng lupa o mga landslide na naglibing naman sa siyudad ng Shimabara. Bago pa ito ay dumaloy sa karagatan na lumikha naman ng mga higanteng tsunami na umabot sa tumataginting na 157 talampakan ang taas. Ito ay kumitil ng 15,000 buhay ang tinatayang
pinagsala nito sa mga agrikultura ay umabot sa $17.4 billion o tumataking ting na 7 bilyong piso. E lupang, ang unang naitala ang sabog ng lupang ay ika-458, ang ikalawa sa pinakamalakas nitong pagsabog sa loob ng 200 taon. Sinasabi na ang lakas ng pagsabog nito ay nasira ang ilan sa mga pinakamalalaking syudad sa kapanahunan ng mga Mayo. Naglabas ito ng abo at alikabok sa loob ng mahigit 1 taon. Ito naman ay kumitil sa buhay ng humigit sa 100,000 mga mamamayan na sabing syudad at nag-iwan naman ng 400,000 pang mga Mayan na wala nang mapupuntahan. Ito rin ang itinuturing na dahilan ng global cooling o malawak ang paglamig sa ating mundo. Ito ay naitala ng mga bansang China at Italia ng ika-535 hanggang 536 AD. Ito ay ang tinuturong naging dahilan ng matinding pagkasira ng kanilang mga pananim pati na ang pagkakulang sa pagkain. Number 4, ang Mount Pili. Ang pagsabog ng Mount Pili ay naitalang pinakamalakas na pagsabog sa panahon ng 20th century. Inakala na ang Mount Pili ay isang batay na bundok hanggang ng 8 ng Mayo taong 1902 nang ito ay mag-alboroto at umuga ng napakainit na hangin at matinunaw mga bato. Winasak nito ang kabuuan ng syudad ng Saint-Pierre at inilibing nito ang 28,000 katao na sa syudad ay naninirahan. Katangi-tangi na 2 tao lamang ang nakaligtas mula sa syudad ng taong 1902, tinataya na ang halaga ng pinsala nito ay umabot sa 50,000 dolyar. Number 3, Bulkang Laki. Ang pinsalang itinulot ng pagsabog Laki ay naramdaman sa buong mundo. Kahit pa ilang taon na ang lumipas magmula, ito ay pumutok. 8 buwan ang itinagal ng pagsabog nito, umabot sa 14.7 kilometro ng lava. Ang ibinuga nito, ang nakalalasong hangin nito ay kumitil sa 60% ng mga hayop sa buong bansa ng Iceland. Hindi pa doon natatapos ang pinsalang hatid ngit-ngit na pulkan. Naglabas din ito ng nakalalasong SO2 na nagdulot naman ng acid rain. Naramdaman naman sa buong mundo ang epekto ng pagsabog ng Bulkang Laki. Dahil ang temperatura sa buong mundo ay bumaba, nagresulta ito ng pagkagutom ng mga mamamayan ng Iceland na kumitil naman ng 8,000 buhay. Yun ay ang 1/4 ng populasyon ng buong bansa ng Iceland. Mga panahong iyon, ilang buwan ang lumipas ay nararamdaman pa rin sa timog ang epekto ng pagsabog ng bulkan. Ang nakalalasong hangin ay pumatay naman ng 23,000 katao sa Bhutan at nagdulot naman ng matinding pagkagutom sa bansang Egypt. Number 2, Krakatoa sa bansang Indonesia. Sa hindi kalayuan dito sa atin sa Pilipinas ay matatagpuan ang bulkan Krakatoa sa bansang Indonesia. Ito ay naitala na ikalawa sa pinakamapaminsala at pinakanakakatakot na bulkan sa kasaysayan nang ito ay mag-alboroto umaga ng 27 ng Agosto taong 1883. Winasak nito ang mismong isla kung saan ito ay matatagpuan. Ilang beses na sumabog ang bulkan, nawasak ang paligid nito at naganap na nga ang pinakamalakas na pagsabog. 4 beses na mas malakas pa ito sa bombang ginamit ng Amerika nang bombahin ito ang Hiroshima. Ang puwersa ng hangin nito ay naglakbay sa buong mundo ng 7 beses. Naitala din ang malahiganting mga tsunami na sumira sa malaking bahagi ng rehiyon. Ito ay kumitil ng 36,000 mga mamamayang nakatira sa bayan kahit pa ito ay malayo sa mismong bulkan. Ang naitalang pinsala nito ay umabot sa 1.5 bilyong dolyar o katumbas ng 75,000 piso. Number 1, ang Mount Tambor. Hindi na kailangan pang maglakbay ng napakalayo upang masilayo ang pinakanakakatakot na uri ng kalupaan. Ang record na ito ay hawak ng Mount Tambora. Ito ay matatagpuan sa bansang Indonesia. Nang 10 Abril taong 1815, ang Mount Tambora ay sumabog. Nagbuga ito ng abo na umabot sa 40 kilometro ang taas sa kalangitan. Ito ang naitalang pinakamalakas na pagsabog sa loob ng 500 taon. Ang puwersa nito ay nagbunsod ng ilang beses na matataas na tsunami. At dahil na rin sa dami ng ibinuga nitong abo sa kalangitan, ang temperatura sa buong mundo ay bumagsak
bansa. Kaya naman napakaraming pananim sa buong mundo ang namamatay. Naging salhi ito ng malawakang pagkagutom habang ang bansang China ay inaatake ng sakit na typhus o typhoid fever na kumalat na rin sa Europa. Sumabay pa ang pagkagutom. 2 taon makalipas ang pagsabog ay ramdam pa rin ang lupit na idinulog ng Mount Tabora. 4 beses ang tinaas ng presyo ng bigas, lalo na sa bansang Switzerland. Ang kalamidad na dulot ng ating inangkalikasan ay hindi natin maiiwasan. Kaya naman, ang tangi nating magagawa ay maging mapagmatsyag, maghanda at magdasal. At iyan ang 10 pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito po si Tina Gallo at sa inyo po, peace out!